servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Oh, I want to be like Jesus. Oh, I want to be like Jesus, worthy of honor, yet servant of all. Yes, Lord. He's my example. Where He leads me, I will follow. Oh, I want to be like Jesus. I desire to be like Him. Oh, I want to be like Jesus. Oh, I want to be like Jesus, worthy of honor, yet servant of all. Yes, Lord. He's my example. Where He leads me, I will follow. Oh, I want to be like Jesus. I desire to be like Him. Ang maging tulad ni Jesus, ang lagi kong panalangin. Siyang dapat papurihan, ang nag-alay ng buhay. Siya ang aking tutularan, susundan saan mang dako. Ang maging tulad ni Jesus, laging panalangin ko. Oh, I want to be like Jesus. I desire to be like Him. Yes, Lord. Salamat po sa inyo, O Diyos. Patuloy niyo kaming hinuhubog, kinikilos, upang maging kawangis ninyo. We want to be like You, O Lord. We want to be like You.
Hallelujah. Kilusin niyo pa po kami, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy kayong gumawa sa aming buhay. Binibigyan namin kayo, Panginoon, ng kalayaan sa aming buhay, O Diyos. Ang totoo sa inyo, ang lahat ng bagay, ang buhay namin ay sa inyo. You don't need our permission, O Lord. Pwede niyong gawin kahit ano, O Diyos. Pero pinili niyo, Panginoon, na magpasya kami. Kaya't narito, nagpapasya kami para sa inyo. We give you our lives. We offer our lives unto you, O Lord, sa holy sacrifice. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa umaga nito. Napasalamatan namin ang gabay ng inyong banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na kumilos sa amin, O Diyos. Ang aming pong pag-aaral ay binibigay namin sa inyo. Patuloy niyo pong magamit ayon sa inyong kalooban. At kayo lamang po ang mapapurihan, O Diyos. Kayo lamang ang maitaas. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ganda umaga po sa inyong lahat. Nagpalit lang kami ng area dito sa church, pero nasa Dalyaw pa rin po tayo. Tuloy po natin yung ating pag-aaral sa 1 Corinto chapter 4. Nasa verse 2 na po tayo ngayon. 1 Corinto chapter 4 verse 2. Pero babasahin ko na mula sa verse 1. Sabi po rito, ganda umaga po sa inyo. Palain kayo ng Panginoon. Kaya dapat ituring ninyo kami ni Apolos bilang mga lingkod ni Kristo na pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanan ng inilihim niya noong una. At ang katiwala'y dapat maging tapat. Doon po tayo. Kahapon, pinag-usapan natin yung lihim, yung inilihim noong una. Pero sabi ni Apostol Pablo rito sa verse 1, pinagkatiwalaan ng Diyos na mangaral ng katotohanang inilihim niya noong una. This speaks to yung mga manggagawa, mga pastor, at lahat ng tinawag ng Panginoon na magpahayag ng kanyang pag-ibig. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na mangaral. Nasa sa iyo yung kayamanan, nasa sa iyo yung lihim na hangarin ng Diyos para sa mga tao na hinayag na ngayon. And it's our responsibility na ibahagi ito sa mga tao. Bawal tamarin. Bawal ang tamad na humayo. Bawal ang tamad na mag-share. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Hawak-hawak mo yung kaligtasan ng Panginoon. No, yung balita na ito. So, nasa sa iyo yan. O, yan. Binigay ko sa iyo. Pinagkakatiwalaan kita na ibahagi mo yan sa iba. O, ano gagawin mo? Maambun eh. Maulan eh. Meron akong mga gagawin eh. Meron akong kaisipin eh. Teka, meron din akong problema. No. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. So, sa umagang ito, pag-uusapan natin yung verse 2, yung pagiging tapat na katiwala nitong ipinagkaloob ng Panginoon. Tapat na katiwala. Sabi sa verse 2, tang katiwala'y dapat maging tapat. Pero bago natin isipin yung pagiging tapat on our part, dapat maisip natin na ang Diyos muna ang nagsasabi na tayo ay karapat-dapat, na tayo ay tapat. Hindi tatawag ang Diyos ng mga tao na sa tingin niya ay hindi tapat. Kahit pa sa tingin natin minsan tayo ay hindi tapat at hindi karapat-dapat. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, may sinabi rito si Apostol Pablo. 1 Timoteo chapter 1 verse 12. Nagpapasalamat ako kay Kristo na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya
dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan. Kaya nga pinili niya akong maglingkod sa kanya. Pakikita nga yung malalim na salin. Because he counted me faithful, putting me into the ministry. Ang Diyos ang unang nag-isip na mapagkakatiwalaan ito. Pwede itong magamit. At ang Diyos ay hindi nagkakamali. Minsan, lagi natin iniisip yan, parang nagkamali ako, parang... Pero ang Panginoon, pagka tumawag siya, ibig sabihin nun, you have the capacity to be faithful. Ngayon, pagka matagal na kayo sa ministeryo, hindi na tinatanong yun. Pagka matagal ka nang nagmi-minister sa anumang paglilingkod, sabi rito, oh, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Hindi maglalagay ang Diyos ng isang tao sa ministeryo na hindi niya naisip na tapat. Now, realize that. Unawain natin yon. Sabihin niyo sa sarili niyo, ang tingin sa akin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ako. Tingin ng Diyos yon, ha? Hindi tingin ng tao yon. Pagka ikaw ay nailagay sa anumang paglilingkod, ang tingin sa iyo ng Diyos, mapagkakatiwalaan ka. Now, ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Kagabi, pinag-uusapan nga natin dito sa Dalyaw, nababasa ng Diyos ang puso. Kaya sino tayo para magsabi na nagkamali ang Panginoon? Hindi dapat naglilingkod yan, no? Hindi pwede magkamali ang Panginoon. Punta tayo sa 1 Pedro chapter 4, verse 10 to 11. 1 Pedro chapter 4, verse 10 to 11. So, saan natin kukunin yung katapatan? Una, sa kaisipan ng Diyos. Dahil alam niya na tapat, dahil siya ang nagsabi na tapat ito, mapagkakatiwalaan ito. Okay, mapagkakatiwalaan, tapat yan. Parang nahihiya yata kayong sabihin. Sabihin nyo nga, sa tingin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ako. Parang walang conviction, ha? Parang pabulong. Ha? Sa tingin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ako. Ngayon, kung sa tingin nyo, hindi ako mapagkakatiwalaan. Sa tingin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ako. Kaya niya ako pinagkatiwalaan. Verse 10. 1 Pedro chapter 4, verse 10. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang kaloob. Gamitin natin ito bilang mabuting katiwala. Kasi yung kaloob na ibinibigay sa atin o yung kakayanan o yung anumang gawain sa loob at labas ng simbahan, hindi ibinibigay yan for decoration. Alam niyo bang wala namang dekorasyon sa tahanan ng Panginoon? I'm speaking figuratively. Sanay na sanay tayo sa bahay na bibili ka ng mamahaling bagay, tapos ilalagay mo dyan. Ano gamit niyan? Wala, nakalagay lang dyan. Pampaganda, walang ganun sa tahanan ng Panginoon. Sa templo ng Diyos, lahat ng gamit ron kumikilos. May ginagawa, no? May layunin, hindi lang para tignan. Meron siyang use. At ganun din tayo. Bawat isa ay binigyan ng Panginoon ng kaloob para gamitin natin bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. Yung nangangaral, mangaral. Yung maglilingkod, sa iba't ibang capacity yon ng paglilingkod. Maglingkod. Pero tingnan ninyo yung dulo. Upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Hesukristo, makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. When we do our job faithfully, the Lord is glorified.
Pagkatapat tayong ginagawa yung ating tungkulin sa Panginoon, napaparangalan ng Panginoon. Nadadakila ang Panginoon. Sabi rito sa Unang Korinto chapter 12. Unang Korinto chapter 12. Dito sa verse 4 hanggang 7. Unang Korinto chapter 12 verse 4 hanggang 7. Sabi rito, may iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang pinagagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang nagbibigay sa atin ang kakayahang gawin ng mga ito. Tignan niyo yung verse 7. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. To benefit everyone. Bakit napakahalaga ng katapatan? Kasi yung nasa sa iyo ay para sa kapakanan ng iba. At pag hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin, merong mawawala sa kanila kasi yung ibinigay sa iyo ay para pakinabangan ng iba. At isang kumpleto po tayo na sambahayan, na everyone has a part, parang sasakyan yan. Kahit napakaliit na tornilyo, may bahagi yan. No? Kahit maliit na metal lang, na isang square lang, may bahagi yan. Ganun din tayo. Kaya't yung katapatan ay napakahalaga para sa atin. Magbasa pa tayo ng talata. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 to 8. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 to 8. Inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Alala ko lang yan, ha? Ang Panginoong Jesus ang muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Darating raw yan, sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. Darating yung panahon na yung mga tao ayaw nang makinig sa tamang aral, ang hahanapin lang nila ay yung mga hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Now, dahil ganyan ang sitwasyon, yung mga nangangaral ng katotohanan dapat magsipag, dapat maging tapat, laging mangaral ng katotohanan. Lagi nating sabihin kung ano yung tama. Lagi tayong magsaway. Ano yung sabi rito sa verse Verse 2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Teka muna, Lord, kung patuloy akong gagawin ko itong dapat, patuloy akong magsasaway, magtsatsaga ako sa pagtuturo ng tama, abay, mababawasan yung makikinig sa akin. Bakit? Kasi ang hinahanap ng mga tao yung gusto lang nilang marinig. Ang hinahanap ng mga tao yung hindi na sila pagbabawalan para masusunod nila yung kanilang layaw. Yung isang sikat na church sa Amerika, mga 30,000 ang dumadalo sa isang gawain. Sa isang video ay nakita yung mga merong nangangaral doon sa harap. Hindi kayo tinuturuan ng tama niyan. Hindi kayo sinasaway sa mga kasalanan niyo. Tignan ninyo, pumapasok nga kayo diyan. Wala kayong dalang Biblia. Pumapasok doon sa malaking church.
ni hindi nagdadala ng Biblia. Nandoon lang for entertainment. Nandoon para, kasi ang sarap nung sinasabi, nakaka-lift up. Listen, mga kapatid, kahit itong devotion natin, kung araw-araw lang ang nararamdaman nyo dito sa devotion ay nalilift up, abay, huwag na kayong makinig rito. Kung salita ng Diyos ang pinag-aaralan natin, may mga panahon na masasaktan kayo. May mga panahon na yung sasabihin dito mula sa salita ng Diyos ay hindi pabor sa inyong ginagawa. May mga panahon na pag-iisipin ka at paaalalahanan ka sa mga bagay na nakakalimutan mo. Hindi palaging yung gusto mong marinig. May mga taong ganyan nga raw ang gusto. Yung laging gusto lang nilang marinig para nagagawa nila yung layaw nila. Biruin mo yon, nakakapagsimba ka na at nai-enjoy ka, ang ganda ng awitan, ang ganda ng sermon. Tapos, paglabas mo sa church, magagawa mo pa yung layaw mo. Aba, ay, the best of both worlds. The best of what the world, the Lord can offer, and the best of what the world can offer. Hindi mo na kinakailangang ano. Kaya, basic lang tayo muna, ha, mga kapatid. Ha. Biruin mo yun, makakapag-church ako, pero hindi na ako kinakailangan sabihan pa na huwag gayahin ang sanlibutan. So okay lang na gayahin ko yung sanlibutan kasi hindi naman nagsiseroon yung pastor na yun. Marami mga Christian na ganyan, mga kapatid. Gusto niyo bang masaktan? Marami mga Christian na kung ano yung damit ng sanlibutan, eh, yun na yung suot. Eh. Yung ang kaisipan ay hindi na dun sa pag-iisip nung tama, basta na lang pagka may nakita sa sanlibutan, yun ang ginagaya. Halimbawa, lumiit yung pantalon, lumiliit rin yung pantalon niya. Pinunit yung pantalon, pinunit din yung pantalon niya. Umikli yung pantalon, yung mga pantalon ngayon ay ano, kita na yung hita eh. Dati, nagsusuot para wag makita yung hita. Ngayon talagang pinupunitan yung pantalon para kitang-kita yung hita. Pinupunitan yung damit para makikita yung pusod. At may mga mananampalataya na ganyan na rin yung ginagawa. Bakit? Dahil naisip ba nila na mas kapakipakinabang o ano? Hindi na, it's not, wala na. Basta kung ano na lang yung nakita sa sanlibutan, yun yung ginagaya. Mga kapatid, maging maingat tayo. Now, hindi yun ang topic natin. Ang topic natin ay yung pangangaral nung tama kasi nga may mga tao na sunod na lang sa uso. May mga tao na ang iniisip na eh hindi yung salita ng Diyos, hindi yung makasunod sa kalooban ng Diyos, kundi masunod yung gusto nila, yung layaw nila. Minsan, meron akong sinisharean na ano, kapatiran dito. Ang sabi sa, Pastor, ang sakit naman nung sinasabi mo. Parang hindi ko yata kayang gawin yun. Parang laban sa damdamin ko. Pastor, parang hindi ko kaya. Sabi ko, tanda mo ito. Kahit hindi mo kaya ito, ito ang dapat mong gawin dahil ito ang totoo. Huwag kang gagawa ng kasalanan dahil pag gumawa ka ng kasalanan, ang Diyos ang kalaban mo. Yung mga tao, eh, sige, unawain ka ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, maging matyaga ka na magturo. Maging matyaga ka na magsaway. Now, do not condemn, but speak the truth. Pero sabihin mo kung ano yung totoo. Sabihin mo sa mga tao kung mapapahamak sila doon sa ginagawa nila. At huwag mong didekorasyonan yung iyong salita para maging ano. Masakit talaga ang katotohanan. Ang salita nga ng Diyos parang ano raw eh, matalas na tabak yan eh, na dalaw, magkabila ang ano eh, ang talim. Kaya ang salita ng Diyos ay dapat ipangaral ng may pagtatapat, no? Maging masipag tayo. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Kayamanan ito eh. Na pagka naituwid yung tao, mapapabuti siya sa kanyang buhay. Kayamanan yan. Tuloy tayo. Verse 5. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa mga paghihirap, gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magagandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Mga lingkod ng Diyos, meron po ba akong kausap dito na mga lingkod ng Diyos? Gawin natin yung ating tungkulin. Huwag tayong gumawa ng tungkulin ng iba. Kung ano yung tungkulin na ibinigay sa iyo ng Panginoon, yun ang gawin mo.
May mga pastor, may mga tagapangaral na kaya hindi magawa yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon, ang daming sideline. Ang daming aktibidades. Hindi pwedeng mawala yung sports fest. Hindi pwedeng mawala yung recreation. Hindi pwedeng mawala. Ang paliit ng time, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Fellowship, ang dami. Pero preaching of the word, kakaunti. Naisip niyo ba ang Panginoong Jesus pagka nangangaral, malambing yung pananalita? Sanay kasi tayo nanonood sa TV na ang Panginoon ay hindi ba palagi sumisigaw eh. Sinasabi ko sa inyo, magliwanag kayo. Na-imagine niyo ba ang Panginoon nasa bundok, 5,000 yung kausap, tapos ganun magsalita? Sinasabi ko sa inyo, magliwanag kayo. Baka 5 lang ang makarinig noon. Sinasabi ko sa inyo, magliwanag kayo. Bakit panayampuna mo sa puwing ng mata ng iyong kapatid, sa dumi ng kanyang mukha? Yung mata mo. Huwag kayong gumanti ng masama. Ano ang Panginoon? Pagka nangangaral ang Panginoon, forceful. Magsikap tayo. Palagay ko, more than anyone, ang mga kausap ko ngayon, mga mangangaral, mga lingkod ng Panginoon, mga Bible study leaders, mga nasa ministries, mga kapatid, magsipag tayo. Amen? Magsipag tayo. Magpigil ka sa lahat ng oras. Pigilan natin yung sarili natin, kakascroll sa Facebook. At magsipag tayo sa paghayo. Magsipag tayo sa pangangaral. Nung totoo, ha? Hindi nung masakit. May minsan, meron akong, nasa Dubai ako noon, meron akong sinisheran, inilapit sa akin, at nagulat ako sa gusto ng Panginoon na sabihin ko sa kanya. Nagpapapray sa akin tungkol sa trabaho. At sabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanya, hindi ako naghahanap ng tao na ang hinahanap lang ay trabaho. Kailangan ang hanapin niya ako, huwag trabaho. Alam niyo, napakasakit nung naging pagsishare ko sa kanya. Alam mo, sayak sa kanya, alam mo ba? Marami mga tao hinahanap lang ang Panginoon pag walang trabaho. Pero pagka may trabaho na, lumalayo sa Panginoon. Ngayon, ano ka? Pagka ibinigay ba sa iyo ng Panginoon yung trabaho, lalapit ka pa rin ba sa Kanya? O pagka hindi ka binigyan ng trabaho, hindi ka na lalapit sa Panginoon? Huwag tayong masyadong maging conscious sa damdamin ng mga tao. Huwag natin silang i-condemn. Pero mga pastor, magsalita tayo ng totoo kahit masakit. Yung pangangaral ay pagsasabi ng totoo, pagsasaway yan. Hindi po pwedeng ang palagi mong goal, pagkatapos niyong mag-usap, feeling bida yung miyembro, feeling no. Para po yung 10 pinagaling ng Panginoon, no? Gusto lang makakuha sa Diyos. Now, tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Verse 6, ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Inalin tulad ni Apostol Pablo yung paglilingkod niya sa paligsahan. There is a competitor. Meron tayong competitor. Meron tayong kalaban. Hindi po yung ibang simbahan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ang mundong ito. Ang kalaban natin ay si Satanas. At paano natin madadaig si Satanas at ang mundong ito? Sa pangangaral ng totoong ebanghelyo ng Diyos. Sa pangangaral ng pagsisisi, pagbabagong buhay. Oo, babanggitin natin yung dugo ng Panginoon, yung kamatayan niya sa krus. Pero tandaan natin na kamatayan sa krus ng Panginoon ay para magkaroon tayo ng bagong buhay. Hindi para ma-excuse yung ating buhay, kundi para magkaroon tayo ng bagong buhay. We must be diligent in preaching truth. Mangaral tayo ng totoo, mga kapatid. Ang daming ang dumalo sa iyo, pero ilan ang maliligtas dyan? Ilan sa mga nakikinig sa iyo
ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil ang naririnig nila ay iyong tamang pagtuturo. Natapos ko ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay niya sa akin ang makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya, at hindi lang ako bibigyan, kundi maging ang lahat na nananabik sa pagbabalik niya. Alam niyo, meron akong ibang gustong i-share sana ngayon at marami akong gustong talata tungkol sa pagtatapat eh. Pero inilalagay ako ng Panginoon eh para magsalita sa mga kapwa ko, mga mangangaral, mga lingkod, Bible study leaders. Mangaral tayo ng totoong ebanghelyo. Sawayin natin yung gumagawa ng masama. Sabihin natin na mapapahamak sila. Maging maamo tayo, pero sabihin natin yung totoo. Huwag tayong mag-alala na baka magtampo sila. Hindi nga sila nagtatampo sa iyo. Sa kapahamakan naman sila pupuntahan dahil hindi mo sila sinasaway. Sabihin natin yung totoo. Ipangaral natin ang Panginoong Jesus na nagbabago ng buhay. Hindi yung Panginoong Jesus na sinasabi ng iba na uunawain ka sa kasalanan mo. Kahit na kontra sa salita ng Diyos yung iyong sinasabi, ay yung iyong ginagawa, okay lang yan kasi uunawain ka ng Diyos. Hindi, ipangaral natin ang Panginoong Jesus na totoo. Yung Panginoong Jesus na nagbabago ng buhay, yung Panginoong Jesus na galit sa kasalanan, yung Panginoong Jesus na ayaw ng compromise, yung Panginoong Jesus na naghahanap ng katuwiran sa mga tao. Binigyan niya tayo ng kanyang katuwiran para mamuhay tayo ng matuwid. Hindi niya ibinigay sa atin yung katuwiran natin para mababalot yung ating mga lihim na kasalanan. At total, ang nakikita naman ng Diyos ay ang Panginoong Jesus sa harapan natin. Kaya okay lang na may kasalanan ka sa likod ng Panginoong Jesus. Hindi yun ang totoong ebanghelyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo ng Panginoon ay ebanghelyo ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Paumanhinan niyo na po ako, talagang dun ako dinadala ng Panginoon. Kasi marami mga tao talaga ngayon na ang gusto lang talaga mapakinggan yung masarap sa kanilang pandinig. Nakaka-bless yan. Kaya lagi ako dyan nakikinig eh. Kasi lagi ako nabe-bless eh. Ang ganda nung pakikinig niya, na-uplift ako. Oh, hallelujah. Huwag nawa niyo sa akin i-apply yan. Sana pag naririnig niyo ako minsan, nasasaktan din kayo. Sana pag naririnig niyo ako, medyo, naano yata ako ron, natamaan yata ako ron. Pero magiging failure ako kung sa araw-araw na pagsasalita ko sa inyo, wala kayo ibang narinig kundi yung masarap sa inyong tenga. Baka hindi ko na ipinapangaral yung totoong ebanghelyo ng Panginoon. Hanggang doon na lang muna. Magpapatuloy na tayo. Iwanan na natin yung Bigyan ko na lang kayo ilang verse. Basahin po ninyo ito. Matthew 25:21, Revelation 2:10, Luke chapter 12, 42-44. Basahin nyo na lang po yan sa inyo in your own time. Revelation 2:10, Luke 12:42-44, Matthew 25:21, at bukas magpapatuloy na tayo sa verse 3. Ano po, mga kapatid, mga kapwa ko, mga manggagawa, pangaral natin ang totoong ebanghelyo ng Panginoon, ang ebanghelyo ng pagbabagong buhay. Nilinis tayo, ginawa tayong banal sa paningin ng Panginoon para tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Yan, tama yan. Kalumbayan na magdudulot ng pagsisisi. Hindi yung palaging gusto mo eh, masarap ang pakiramdam. No, mangaral tayo para matauhan yung mga tao. Makita nila na mali sila. O, purihin ang Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Kilusin niyo kami. Panginoon, at sa oras na ito, habang ako'y nagpe-pray, hindi lang yung mga mangangaral. Lahat ng nakikinig ng inyong salita, lahat ng inyong anak, tulungan niyo po kami na ang maririnig sa aming mga labi ay yung ebanghelyong totoo. Yung salita ninyo na totoo. Walang halong kaisipan ng sanlibutan. Walang prinsipyo ng mundo. Walang pagpapalambot sa mga matitigas na katuruan. Kundi yung pure, unadulterated word of God, yung totoo, yung talagang puro
na salita ninyo na minsan ay nakakapagpagaang sa aming kalooban, nagbibigay ng pag-asa sa amin, minsan naman ay nakakasugat sa aming mga damdamin, at minsan naman ay nakakapagpabaliktad sa aming kaisipan para kami sumunod sa inyo. Gawin nyo kaming tapat na lingkod na tagapangaral ng inyong katuruan, hindi nung aming katuruan, O Diyos. Hindi nung aming opinyon, kundi nung inyong katuruan. At dinadalangin ko, mga kapatiran na nakikinig nito, siguro mas marami, Lord, ang hindi pastor na nakikinig ngayon. Dinadalangin ko, ang nasain namin ay yung totoong salita ninyo. Kalimutan namin yung mga bagay lang na gusto namin. Huwag nawa kami magaya doon sa aming binasa na mga tao na ang hinahanap lang ay yung maganda sa kanilang pandinig para nagagawa rin yung layaw. Panginoon, lahat kami, isumpa namin yung dating buhay at yakapin namin ang bagong buhay sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Salamat po sa inyo, Ama. Salamat po sa inyo, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nabati ko yung aking misis. I love you nang dyan sa sentro. At yung mga anak ko na malalayo sa akin. Namimiss ko kayo. Pero nagagalak ako na magkakalayo tayo alang-alang sa gawain ng Panginoon. Isang anak na lang po ang kasama ko ngayon eh. At pagka nadagdagan na edad to, isusugo rin ito ng Panginoon sa ibang bansa. Doon na mag-alaga ng mga kaluluwa. Hindi aso, kaluluwa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you tomorrow po.